guys! Welcome back to my YouTube channel, Jane's Diary. And for today's video, gagawa tayo ngayon ng warakaenab. Tinatawag nila to guys na warakaenab, pero ito yung rice wrap in grape leaves. So ngayon guys, ito yung mga ingredients natin. Naka-ready na siya. So papakita ko sa inyo yung ating mga ingredients. Meron syempre tayong rice para sa ating warakaenab. So ito ay hinugasan ko na guys and binabad ko siya ng sandaling oras sa mainit na tubig and tinanggal ko na rin yung tubig na mainit. So ito na siya, malinis na to. And we have lemon here. Meron tayong isang kalahating lemon na gagamitin natin. And nagayat ako ng isang buong tomato. Ginayat ko siya ng maliliit. Meron tayong parsley. Ginayat ko rin siya ng maliliit. And syempre meron tayong onion. Isang kalahating onion yung ginamit ko guys. And ginayat ko rin siya ng maliliit. Inakpan ko siya guys kasi alam naman natin na ang onion ay nag-absorb siya ng germs. Totoo ba yun guys? Kasi tinakluban ko siya. Kasi ginayat ko siya kanina. So tinakluban ko siya ngayon. Kanina ko pa siya tinakluban. So meron tayong, and syempre kailangan natin ng black pepper, cumin powder, meron tayong olive oil. Kailangan natin yan guys. And salt, syempre salt. And meron tayong isang piraso ng Maggi. So guys, start na natin. I-mix lang natin lahat ng ingredients. So, ito na yung rice. Ilaglagyan natin siya ng onion. So, lagyan natin yung onion sa ating rice. Ito guys, is lulutuin ko to bukas. I-ready ko lang siya ngayon kasi itong pagluluto ng warakaenab is 3 to 4 hours ang pagluluto nito sa mahinang apoy. So, kailangan ma-ready ko na siya ngayon. Ang gagawin ko is babalutin ko siya and ilalagay ko siya sa isang container and ilalagay ko siya sa fridge. Then, tomorrow morning, saka ko siya isasalang. Kasi bukas madarating yung amo ko, eh pinapagawa niya na ako ngayon. Para nga, kasi nga, kumakain siya ng mahabang oras. So, hindi na ako makakapaggawa ng aking mga dapat gawin dito sa bahay kung hindi pa ako nakakapaggawa nitong aking warakaenab na kanyang nirequest. So, lagay na rin natin ang ating onion. Next is the parsley. So, yan yung mga ingredients guys. Paano gawin ang warakaenab? Rice wrapped in grape leaves. So, tawag nila dito warakaenab eh. So, imimix lang natin. Dito ko lang siya nilagay sa isang parang maliit ng bowl ko na guys na aking pinaglagyan. Pero imimix ko siya. And pag na-mix na natin, feeling ko ulit na aking pinaglagyan. Guys, itong aking rice ay 2 cups of rice. Itong rice na ginamit ko guys is pang warakaenab talaga. Hindi ito yung rice na ginagamit na pang saing, yung pangkain, hindi. Feeling ko, itong warakaenab rice nila na to is parang maligkit sa Pilipinas. Ganang style. Kasi nga, mabintog siya na maliit. So, feeling ko, maligkit ito sa Pilipinas. So, ngayon naman is i-ready natin ang ating tomato. 1.5 tomato. So, guys, ito nga pala ating Maggi ay ilalagay natin sa isang, may kaunti akong mainit na tubig dito para matunaw siya. Yan lang muna natin dyan. May ako durugin. Kailangan i-squeeze natin itong ating lemon. Matagal kasing gawin to guys. Babalot natin siya sa grape leaves. Ang tagal nun. So, kailangan ko siyang gawin ngayon kahit bukas ko pa siya lulutuin. Ang lasa nito ay maasim-asim pag niluto. Tapos, bukas na rin tayo gagawa ng sauce para sa warakaenab kasi bukas pa naman natin ito lulutuin. Ang importante ngayon is mabalot na natin siya. Kasi marami pang naghihintay sa aking trabaho. So, lagay na natin itong ating lemon dito sa atin. Ating bigas. Mix again. Para lahat ay malagyan ng asim niya. Kanyang lemon. Then next is salt. Lagyan natin siya ng salt. Konting salt na parin siya maalat.
Kasi titimplahan din naman natin siya, guys. Yung sauce nito, titimplahan din naman natin bukas. So, ano siya? Magiging malasa pa rin siya. The next is the black pepper. Black pepper, guys. Next is the cumin powder. Cumin. Ba't din nagpo-focus yung aking camera? Cumin powder. And then next is the olive oil. Olive oil. Konti na lang tong olive ko, so inanok ko siya. Tinaktak ko na. And, ang ating Maggi, hindi pa siya natutunaw masyado. So, kailangan natin gumamit ng kutsara para durugin siya. Para tunawin ba. Sobrang lamig dito, guys, sa Saudi ngayon. Hindi natutunaw yung aking Maggi. I don't know why. So, kailangan ko lagi ng tubig na mainit pa. Kasi hindi siya natutunaw. Look at this, oh. Diba? Kailangan pag nilagay natin dito, tunaw na. So, guys, tunaw na yung ating Maggi. Oh, natapos. Natapon tuloy ng konti. So, lalagay na natin itong ating tinunaw na Maggi. Dito. And we need to mix it. Diba masyadong madaming ano? And ito, guys, pwede nyo rin siyang ibalot sa cabbage. Sa repolyo. Dahon, yung repolyo. Pwede din doon. Pero itong gagawin ko ay sa grape leaves. Ito siya ibabalot. So, this is ready now. Babalutin na natin siya. Guys, I'll show it to you. This is the Warakaenab rice. So, kompleto na yung ingredients niya. Ang kailangan lang natin gawin ngayon, guys, ay ibalot sa grape leaves. So, ito na siya, ang ating Warakaenab. And ang ating grape leaves, ito, guys, naready ko na siya, hinugasan ko na siya, tinanggal ko na yung kanyang tangkay, kasi may tangkay ang maliit. So, kailangan mo siyang tanggalin. And natanggal ko na siya, guys. So, this time naman is kailangan natin siyang balutin ating Warakaenab. Ito yung mahirap dito, guys. Ito yung matagal. Tagal gawin. Daming yan. So, kailangan kong umupo dahil napaka sakit sa likod. Bigyan ko ng placemat. Okay? So, ang pagbabalot ng grape leaves, guys, ay kailangan pag nagbalot ka, paano nga ba, nakalimutan ko na ata. Tagal ko na hindi ko magawa, guys. Kailangan ganito. Patay na maganda-gandang dahon. Yes. Diba ito yung unahan niya? So, kailangan yung likod, ito, ito yung nasa labas. So, ang pagbabalot ay ito yung nasa loob. Ito yung pinakadahon niya, di ba? Yung, yung hindi siya magaspang, yung madulas. Ito dapat yung lalagyan mo ng bigas. Itong na itong likod, yan dapat ang nasa labas. Ganon. Tama? Oh. Ganon mo. Nakalimutan ko na.
And cook. So, ang dami nito, guys. Look at this. So, matagal-tagal itong balutan. Like this, guys. Lapit ko nga kayo. Paano ang gawin ng ating wara kainag? Like this. Mm-hmm. Kikita nyo ba, guys? Ganyan siya. Kahit may nakatatlog na. Issue sa akin. Diba? Ganyan siya. And, like this. Uh-huh. Parang nagbabalot kayo ng ano, turon. Basta isisild nyo lang siya. Then, i-roll. Wala siyang pandikit, guys, ha? Basta i-roll nyo lang siya. And this is this. This is the wara kainag. Look at this. Ganyan, ganitong itsura niya. So, higpitan nyo lang siya. One down. So, naka-one down na ako, guys. Ilalayo ko kayo ng konti. So, ganun lang ng ganun. Hanggang sa matapos ang ating wara kainag. Hanggang sa maano na siya. Tignan mo, konti. Isa pa lang nababalot ko. Masakit na yung likod ko, guys. Kasi ang dami kong trabaho ngayon. So, ganito lang. And then, uulitin mo lang yung ginawa mo dun sa isa natin binalot. Ganun pa rin. Balot ulit. Two down. Kailangan maganda, guys, is pare-pareho yung size. Pare-pareho yung laki niya. Kahit maliit yung dahon, edi kontian nyo lang yung laman. Basta depende na lang sa laki ng pagbalot nyo. Basta maganda yung balot at nakasil. Oh, ganito na siya. So guys, magbabalot lang tayo na magbabalot. Uulitin natin yung ganitong ang pagbabalot. Babalikan ko kayo, guys, pag natapos ko na siyang balutin. Hello guys, I'm back and tapos ko ng balutin yung ating wara kainag. So ngayon naman ang gagawin ko is itatransfer ko siya dito kasi ilalagay ko siya sa fridge and bukas ko pa siya lulutuin. So guys, babalikan ko kayo bukas pag iluluto na siya. Okay guys? Bye guys muna sa ngayon kasi bukas ko pa ito lulutuin. Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Today is February 13, 2020 and today nga, ipagkakapon gumawa tayo ng wara kainag and today na natin siya iluluto. So ang dami niyang, masyado siyang maraming ano, trabaho, diba? Bago siya maluto, ang dami dapat mong gawin. So ngayon guys, kailangan natin iluto kasi nga 7 o'clock na, 7:15 na ng umaga dito. Eh, 3 to 4 hours yung pagluluto dito and sa mahinang apoy lang siya. So, isasalang ko na siya para pagdating mamaya ni Amo is luto na siya and pwede na nilang kainin. Nagrihet ako guys ng potato. Ginayat ko siya ng ganito kalaki. Inilagay ko siya sa ilalim. And, ipapatas natin yung ating, ito ko sa inyo guys. Guys, kape tayo dahil sobrang lamig dito sa Saudi as in 8 degree ngayon and feels 4 degree. Ganong kalamig. So, naghatid nga ako sa mga, hinatid ko yung mga bata sa sasakyan. And yung ilong ko as in, iba yung nararamdaman ko, sobrang lamig. Lamig, grabe sa labas. So guys, ito, ipapatas natin dito. Naka 80 pieces ako guys, naka 80 pieces akong gawa kahapon. So ipapatas na natin siya ng maayos. Yung potato na yan guys, ilalagay natin yan mamaya sa ibabaw kapag luto na siya. Sasalangsang lang natin siya. Malapit tayo matapos guys. Sa ganyan lang yung pagpatas. Patas nyo lang siya ng maayos. 80 pieces yan guys. Naka 80 pieces ako kahapon. Nagbabalot. And then, so naipatas na natin siya guys.
ipalas na natin siya. And ngayon naman, ang gagawin natin is gagawa tayo ng pinaka-tubig nitong ating warakainab. Paano natin yung gagawin, di ba? Ano yung mga ingredients? And yun ang ipang sasabaw natin dito. But before that, kape muna. So, meron na naman tayo dito. Isang pirasong lemon. I-squeeze natin tong lemon. Kasi ang lasa nitong warakainab, guys, is maasim-asim. Maasim. Kasi yung iba gusto maasim na maasim. Meron namang gusto na tama lang. Pwede mong lagyan ng tomato paste, pwede hindi. Itong gagawin ko is walang tomato paste. Kasi ang gusto noong taga-ibang bansa, yung anak ni Amo, white sauce siya ang gagawin ko. So white sauce yung gagawin ko. Hindi naman niya sinabi sa akin ngayon na gusto niya white sauce. But before kasi nung gumawa ako na red sauce yung ginawa ko, isabi niya sa akin, mas masarap pa rin daw yung ginawa ko dati na white sauce. So gusto niya yung white sauce. So natandaan ko yun. So ngayon white sauce ang gagamitin ko. Lemon, guys. And of course, black pepper. And syempre salt. Huwag lang sobrang dami kasi nga hindi maganda ang maalat. And very important ang olive oil. Olive oil talaga. Kailangan ng olive oil. And then water. Yun lang yung ating pinaka-sauce. Bigyan natin siya ng water, guys. Water na malinis, ha? Yung pang-inom. Kasi gagawin natin siyang sauce. Ano ba itong ano? Oh my God. Matanggal. Kailangan ko itong ipagawa kay Amo. And ready na yung ating sauce. So, ito na siya. Mix lang natin siya para yung salt niya ay matunaw. Kaya white sauce siya. And importante, guys, yung olive oil. And then, ito ay open na natin. Ano na ganda dito? And dito yung pantakip natin, guys. Kailangan mabigat na bagay ang ipantatakip mo dito kasi lalagyan natin siya ng sabaw, hindi mabubuksan or hindi bubuka yung dahon. Or pwede naman, guys, kung wala kayong ganito, kumuha lang kayo ng platito kung maliit yung inyong lulutuan. Pag malaki plato, and patungan nyo siya ng bote na malaki at lagyan nyo ng tubig para mabigat. Para yung ano niya, mabigat siya. Hindi siya, kahit lagyan mo siya ng tubig dito, kahit lagyan mo ito ng tubig, hindi bubuka yung ating mga dahon. So, ganito na, guys. Takpan natin siya. Saka natin ilalagay yung tubig. Sa butas, kasi may butas to eh. Para hindi bubuka yung mga dahon. Yun ang purpose niyan. Takip na yan. So, minsan naman, kapag maliit lang or konti lang yung ginagawa ko, ang ginagamit ko is platito. Tapos maliit na kaldero lang din. Siyempre, kaunti lang yung luto ko. And, ang ginagawa ko is, natakloban ko siya ng platito and nilalagyan ko siya ng mabigat na bagay dito. Katulad ng bote. Malaking garapon. Tapos lagyan ko yung malaking garapon ng tubig para mabigat siya. So, hantayin na lang natin. Malakas muna yan, guys. Kasi nga, hindi pa siya kumukulo. Pag kumulo na siya, hihinaan natin. And, kailangan, guys, pag kumukonti na yung tubig niya, kailangan mo uling gumawa ng sauce. Kasi naubos na tong sauce na ginawa ko. So, ganun lang din. Ang gagawin naman natin, half lemon na lang. Half lemon, tubig, black pepper, tapos olive oil ang pinaka-importante. Yung salt, huwag muna siyang lagyan. Kasi nga, hindi maganda pag maalat. So, guys, sabalikan ko kayo pag kumulo na ito and luto na siya. Tingnan niya yung ating warakainab. Kumukulo na siya, so pinahinaan ko na siya ngayon. Ito na lang siya, nakalog. And basta, lutuin niyo siya, guys, sa 3 to 4 hours. So, balikan ko kayo, guys, later. Okay.
guys, ito na yung ating waraka enab. Pagkalipas ng 4 na oras na pagluto ko, yan na siya. Malambot na siya and sinalin ko na siya isang plate. And tinikman na siya ni amo and sabi naman niya masarap daw. And yan na. Yung potato nilagay ko siya sa ibabaw. Ganyan lang siya, guys. So ito na yung ating, ubos na siya. Oh. Sinalin ko na siya dito. 80 pieces siya, guys. Kaya lang nabawasan na siya kasi natikman na nila. So ilalabas ko na yan, guys, kasi later mayroong bisita. Thank you, guys, for watching. Bye!